So bago pala tayo mag picture taking guys, papakita ko muna sa inyo itong neighborhood ng Notre Dame nila at saka ng Bo Dien. Kasi guys, napakaraming Vietnamese ang nagbabanding dito. Ayan, kung nakikita nyo, zoom natin o. Ang dami nila guys, so dyan sila nagdi-dinner, nagbabanding, kung ano-ano pinagagawa. Tara, explore natin yung loob. Dito tayo sa loob guys. Oh, excuse me, what's your best seller here in Po? Papatay. Chicken noodle Po. Soup noodle. Oh, what's your best seller for Po? All chicken. This one, I'll try Po. Chicken Thai. Okay. Nagahalin kami sa hang sa sauce. Pero ang sarap. As in, marirecommend ko itong mga traditional po dito lang sa along the streets guys ng Ho Chi Minh. Hi everyone, this is Los Furukawa and welcome back again to another Saigon vlog. And for today's video guys, ay pupunta na tayo ngayon sa Notre Dame Cathedral and also sa kanilang post office. So by the way guys, ang sasakyan pala natin ay Grab bike and magbubook muna tayo ng Grab. Pero bago pa lang lahat guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10,000 subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero Camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So ngayon ay papatuloy na natin ang pagbubook dito sa Grab. Baka abutin tayo ng siyam-siyam guys kapag nilakad kasi natin. San ba yung Notre Dame Cathedral? Magkakadikit lang naman tong itinerary natin ngayon kaya hindi na ako mahihirapan. Tsaka sana ay open pa siya and may pailaw sila para makapag picture taking tayo dun. Ayan, so ang babayaran natin is 20,000 Vietnamese dong lang. Book na natin ngayon. So mag-aabang. Dito sa Liberty Hotel. Ito kasing Liberty Hotel guys, ito yung kanilang pinpoint location. Kasi guys, yung local home ay nasa loob lang nito. So need nyo lakarin yung local home. Diba napakita ko nga sa mga previous vlogs ko kung paano siya mapuntahan. And dito kasi ito yung front, yung Liberty Hotel. So ito talaga yung mismong antayan nyo. Lalakad lang naman kayo kaunti guys, madali lang siya makita. Sa tapat lang din siya ng park. Guys, under construction ang Notre Dame Cathedral. So nababa na ako dito ngayon ng Grab. And iniisip ko guys kung saan tayo pupunta. Baka sa tabi lang. Wala bang way para picture? Ang hirap naman tumawi dito guys. Tignan nyo kung ano karami. Ano ba na tayo tatawin? Ayun, confirmed nga sarado. So nandito tayo ngayon sa tapat ng Bo Dien. Ito oh. Buti ito may pailaw sa mga kapag picture taking pa tayo din. Pero dito sa Notre Dame, sarado siya, under construction. Sayang naman. Bakit walang nakalagay kung closer under construction dito sa map, di ba? Sayang naman yung oras natin. Pero sige, picture taking lang muna tayo dito sa Bo Dien. May palighting naman din sila kahit papaano. Pero maganda to sa umaga. So bago pala tayo mag picture taking guys, papakita ko muna sa inyo itong neighborhood ng Notre Dame nila at saka ng Bo Dien. Kasi guys, napakaraming Vietnamese ang nagbabanding dito. Ayan, kung nakikita nyo, zoom natin o. Ang dami nila guys, so dyan sila nagdi-dinner, nagbabanding, kung ano-ano pinagagawa. As in, dito meron pa o. Tapos guys, dun sa mismong tapat ng cathedral, meron din mga nagbabanding dun. Sabi ko, wow,
talagang dito pala sila nagtatambay sa harap. Ang galing. May mga mini na upuan sila oh. Ayan, dito lang sa tapat ng buo din. So gulat talaga ako guys kanina nung pagkababa ko kasi napakaraming Vietnamese na nagkukumpulan dito sa katedral. Tapos nakita ko, sarado yung Notre Dame. Ano ba yan guys? Ayun yung nasa likod natin, Notre Dame na yan. So dito si setup siguro tayo ng tripod muna para ng picture taking. Sayang naman. Tapos pupunta na rin tayo sa post office. Tapos siguro, magkakape ba tayo ulit? For the third kape. Ano ba pwede pa magalaan dito guys? Ang dami nilang coffee shop dito. So yun guys, na-check ko sa internet. Ito na pala mismo yung central post office nila, yung buo din. So, ito na pala yun guys. Akala ko may lalakarin pa tayo. Akala ko yung katapat ng buo din. Diba bukod sa Notre Dame Cathedral, may isa pa kasing malaking building. So akala ko yun yun. Pero it turns out na ito na pala siya. So dito, picture na lang tayo. And hahanap siguro tayo ng papagkapihan. Kasi guys, may ina-eye talaga ako kanina pa. Kasi napakarami na ng branch dito. Kanina pa siya sa The Cafe Apartment. Gusto ko matry itong Katinat. Para siyang makalumang Vietnamese cafe dito eh. So, let's see. Picture taking muna tayo dito guys. Medyo na-hassle ako dito sa Notre Dame. Hindi ko alam na close kasi siya. Kasi in under construction siya guys. So, paano yung mga nagtutour guys? Paano yan? So, sana kapag pumunta kayo dito sa Ho Chi Minh is makita nyo na close itong Notre Dame Cathedral nila. In case lang, ask nyo rin guys sa mga tour guides or sa locals kung close ba or under construction kagaya nito. Kasi mukhang matagal pa bago mabalik itong Notre Dame Cathedral kasi feeling ko ang laking construction yung gagawin nila. A few moments later. So dun ako mag picture taking guys. And enjoy naman kasi nakailang take din ako. Pawisan eh. Grabe ang init dito sa Saigon guys kahit gabi. So ngayon papunta na ako sa Katinat para magkape and mag-isip ng plano natin dito kasi sayang naman. Hanap din ako guys ng pwedeng nightlife dito sa Ho Chi Minh kasi yun din talaga yung nahanap ko sa isang country maliban lang sa Japan guys. Sa Taiwan ba nag nightlife pa tayo? Parang hindi nga rin eh. So dito sa Ho Chi Minh, let's see. Ayan guys, di ba oh, magkakalapit lang. So ito na kagad yung Katinat na sinasabi ko. Dun lang banda guys yung post office. Meron din Tumi dito. Wow ah. May Tumi Travels din na brand. Ayun oh. Galing naman. So ayan, natatawid na naman tayo. Sa palaran na naman guys sa kalsada ng Ho Chi Minh. Kailangan talaga aware ka sa paligid. Ayan. Tara, explore natin yung loob. Dito tayo sa loob guys. Oh. What's your best seller here in Vietnamese coffee? Best seller? This was Wada. Yeah. Ice. Large. Ice. You have ice? So dahil walang upuan sa loob ng Katinat, dito na lang tayo sa tapat nila guys umupo. So pansin ko dito sa mga iced coffee nila guys, parang mas pinupuno nila ng yelo. Yun yung napansin ko dito sa Vietnam. Bakit ganun? Sobra-sobra yung yelo nila pero yung coffee nasa pinakailalim. Muntik na tuloy matapon. So, kakain ba tayo ng dinner guys? Kumain na ba tayo ng dinner? Parang hindi pa no? So saan kaya tayo kakain ng dinner? Wala bang pagkain ng po dito? Like, kahit anong noodles. Kaya meron. Iniisip ko yung mga plano ko pa later. Sayang kasi yung gabi guys. Nalimutan ko palang sabihin guys na ito na pala yung last itinerary natin dito sa Ho Chi Minh. Kasi bukas tayo ay lilipat na sa Phnom Penh. So explore naman natin ang Phnom Penh and also ang Siam Reap. And by the way guys, ang ating exit point is Ho Chi Minh pa rin. So babalik pa rin tayo dito sa Ho Chi Minh. Nagbook na pala ako kanina ng bus from Ho Chi Minh to Phnom Penh. So ang binayaran ko lang guys ay 500,000 Vietnamese dong going to Phnom Penh na yun. And ang time of departure natin guys dito sa Ho Chi Minh is 5 a.m. So kailangan natin magising bukas
ng 4:30 siguro or 4 a.m. para mag-check out sa ating hotel. So sinabihan ko na rin ang front desk officer na mag-early check out tayo tomorrow. So kailangan makaalis na tayo by 4:30 sa hotel para tatambay na lang tayo sa bus terminal mismo. Kasi malapit lang naman yun sa ating hotel. And guys, time to say goodbye na talaga sa Ho Chi Minh muna for now kasi babalik pa naman tayo dito. And ano ba guys? Ano pa ba? Yung mga hindi ko nasabi sa inyo. So siguro doon na rin tayo magbubok ng bus sa Phnom Penh. So dandan din siguro yung sasakyan natin going to Ho Chi Minh. So yun kasi yung na-recommend guys ng relative ko dito sa Cambodia na dandan daw ang sakyan ko. So by the way, lilipat pala tayo ng accommodation bukas. So from Ho Chi Minh sa Cambodia naman tayo pero titira na tayo sa ating relatives. So nakakatuwa kasi kahit pa paano may nagpatira na naman sa atin. So lahat guys ng relative ko pinupuntahan ko talaga dito. I mean guys, pansin nyo ba sa mga videos natin, yung mga relatives ko ay pinupuntahan ko talaga para mabisita talaga sila. So sa Taiwan, sa Singapore, di ba? Kasi nakakatuwa kasi kahit pa paano nabibisita natin sila kasi sila ay mga OFW dito sa iba't ibang bansa, kaya nakakatuwa na mabisita sila and makasama sa vlogs. So guys, tayo ay hahanap ngayon ng noodles restaurant dito sa tabi-tabi lang. Hanap tayo kasi hindi pa tayo nakakatikim ng noodles dito. Ayan, para meron dito local. Ayan, order tayo. Hello, where's your menu? Can I sit here? Okay. So ito yung kanilang menu. Ano kaya pwede natin kainin? Oh, mga beers na yung nasa likod. Dito tayo sa Po. Oh, excuse me, what's your best seller here in Po? Papatay. Chicken noodle Po. Oh, what's your best seller for Pho? All chicken. This one, I'll try Pho. Chicken Thai. Okay. I'll pay now. Yeah. A few moments later. So dumating na yung Pho na order natin. So ito yung chicken Thai for only 100,000 Vietnamese dong. So ang ginawa is minix namin ito. Ano to, lemon? Parang lemon or calamansi. Tapos nilagay dito, tapos nilagyan rin ng sili. So minix siya guys, para dito daw isasawsaw yung chicken na makukuha natin. So let's see, try natin tong Pho. So may kutsara din sila para sa soup. So chopsticks for noodles. Guys, ito pala yung tsura ng Pho. So mix muna natin guys, kasi for sure minimix muna to. Alright boys, next round, let's check it out. Nalimutan ko pala picturean, picturean muna natin. Parang may nagre-remind sa akin ng lasa ng Pho guys. Para siyang something na may garlic or... Ano nga ba ito? Kala nga. May lasa kasi yung noodles nila eh. Hindi ko maalala guys, pero parang may nagre-remind sa akin ng lasa. Baka dahil sa garlic din saka sa onion na mix. Sige, try muna natin tong chicken sausaw dito. Manghang! Naghahalo yung tamis ng hang sa sauce. Pero ang sarap. As in, marirecommend ko itong mga traditional po dito lang sa along the streets guys ng Ho Chi Minh. Ang sarap. What's that?
That's what I'm saying. On a train, you get the supercar. So yung ano, nakain natin sa Thailand, ano nga ba yun? May herbs din, parang yung chicken. Ayun yung poached chicken na may sauce. So yun yung nagre-remind sa akin dito. Yun yung lasa. Grabe guys, pawis na ako kakain. Kasi guys, mainit na, tapos spicy pa yung pagkain natin ngayon. Pero uubusin natin to kasi ang sarap. So, ang suggestion ko is i-try nyo per part ng chicken kung sakaling maraming oras naman kayo dito sa Vietnam. Kasi ang sarap ng kanilang pho. So guys, naubos na natin ang ating pho and nakalakad na ulit ako dito sa tapat ng Bui Vien. Bui Vien tuloy. Sa tapat ng Bui Vien Post Office. So dito tayo tumambay muna ulit para magpahangin lang kasi spicy na nga yung kinain natin, ang init pa. Kaya ang tendency, pawis na pawis tayo. Grabe. Grabe yung pawis natin kanina habang naglalakad papunta dito sa Bui Vien Post Office. Kasi napakaanghang ng sauce nila and also ang sarap ng pho, mainit. Ayan. So ngayon nag-grab bike ako papunta ulit sa Nightlife District dito sa Ho Chi Minh. So nag-research na lang ako guys and ito yung lumabas. So pupunta tayo ngayon sa anong tawag dito? Bui Vien Walking Street. So yun daw yung nightlife dito sa Ho Chi Minh and I'm not sure pa. Let's see kung ano nga ba yung may offer ng Bui Vien. Kung ganun nga ba ka, ang tawag dito, kung ganun nga ba ka alive to guys sa Khao San Road or simple lang din. Like chill, inom lang yung mga ganyan. And also may mga bars lang din. Let's see. So, malapit na ang ating grab bike. So, pagpasensyahan nyo na guys kung puro pawisan ang ating vlog. Ayun nga, sasabihin ko na medyo mainit talaga dito sa Saigon. And para Pinas levels lang din yung init guys. Kaya talagang pawis. Kaya talaga expect nyo mapapawisan talaga kayo kapag naglalakad kayo dito. Or unless talagang yung jeans nyo guys is hindi ganun kapawisin. Hindi ka guys sa akin, talagang sobrang pagpapawis ang pinagagawa ng katawan ko. Kaya sobrang pawisin tayo guys.